The Sexy. Oras po natin, mga kabayan kong Filipino-Chinese. Lakyam gochap chit. Tatlong minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Bawat anggulo, bubusisiin lahat ng panig o sisain. Ilalahad sa publiko, punto por punto. Siya ang natatanging evangelist na kumakandidato sa pagkapangulo. Pambato ng Bangon Pilipinas at Jesus is Lord Movement founder Brother Eddie Villanueva na bagong politika ang panawagan at isang leader na may takot sa Diyos ang alok sa mga botante. Hindi ito ang unang beses nakakandidato si Villanueva bilang Pangulo dahil tinangka na rin niya noong 2004 na sumabak sa presidential race. Pero hanggang ngayon, hindi umaakyat sa survey ang kanyang posisyon. Sa pangalawang pagkakataon, makukumbinsi na kaya ni Brother Eddie ang mga botante na siya ang ipanalo. Kasama po natin dito sa studio, andito na po siya, si Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie, umagang kaiganda po sa inyo. Umagang kaiganda rin sa iyo, Tunying, at sa di mabilang na sumusubaybay sa iyong malaganap na programa. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito, kahit na alam naming pagod na pagod kayo, abalang-abala kayo sa pangangampanya. Kayo po ba nakakatulog pa ng sapat-sapat, Brother Eddie? Well, okay naman. Kahit pa paano, meron naman tayong reasonable time ng pagtulog. At twice a week nagagawa kong mag-exercise, ano? Ba, magaling kayong humanap ng oras. Gano'ng kahaba ang tulog ninyo, Brother? Well, kuminsan, 6 hours lang. Mm-hmm. Yun po bang 6 hours, sapat? Mawalang gana po. Ilan taon na ho ba kayo ngayon? 63 na tayo. Hindi po halata, ha? Kasi, hindi tayo namumroblema. Binibigay lagi natin kay Lord yung mga problema. Opo, ganun naman talaga dapat, hindi po ba? Pagka pinroblema natin ang problema, baka mag-aya tayo dun sa iba. Brother Eddie, gusto po naming malaman, ano po ba ang isang typical na araw sa inyo? Paano nyo po sinisimulan, halimbawa, ang inyong umaga? Every morning, siyempre, seek you first muna tayo, seek you first the kingdom. Opo. So, nagpe-pray, at pagkatapos ay habang nagbe-breakfast, nagbabasa-basa ng dyaryo. Then, magbibihis na, taking a bath, bihis, go to work. Ano po ba yung inalmusal nyo? Nag-almusal na ba kayo ngayon? Dahil sa... Sobrang maaga to. Dahil sobrang maaga ito, inuna ko na muna itong programa ko. Pero sa isang ordinaryong araw po, anong paborito nyo almusalin? Alam mo, ako, bulang lang lang ako, gulay. Ah, ganun po. At saka oatmeal. Medyo hindi na tayo nakakain ng tinatawag na undesirable food, no? Opo, sa bagay po. So ano pong exercise ninyo, ehersisyo ninyo? Treadmill at saka ping-pong. Ah, nagpi-ping-pong table, po kayo? Table tennis. Si Joel po, yung inyong anak, basketball naman ang hindi. Hindi ba kayo napahilig sa basketball? Anong dati, nung okay binata, yan ang laro ko. Opo. Meron po kayo pagtatapat sa inyo, Brother Eddie. Ang tingin ko sa inyo, dati pa, nung nakikita ko kayo nung araw pa, kayo isang napakabait na tao. Sa bukas pa lang ng inyong mukha. Kayo po ba, naranasan nyo bang maging loko? Ano ba yung sabihin mo? Naging pilyo o naging salbahe. Well, alam mo, nung ako'y student leader, natutulog ako sa Arsada, sa mga strike areas, naging radical student leader tayo. Kaya nga nakulong tayo ng 2 beses during Marcos Martial Law. At the same time, naging college professor tayo nung panahon na yon, tinutulungan natin ang laban ng mga estudyante, magsasaka, mangingisda, manggagawa. Kaya ang buhay ko ay masasabing masalimot. Naranasan kong ma-wanted, naranasan kong binarail sa harap ng Grand Textile Mills dahil sa strike ng mga manggagawa. Yun ang naging buhay ko. Naging passionate, patriotic, nationalist kasi ako Sa bagay na narinig din po namin yung magandang kwento ng inyong buhay. Pero ano po yung pinakamalaki, sa personal po, pinakamalaking sabihin natin kapilyuhang nagawa niyo sa inyong buhay? Halimbawa, kayo po ba nakapag-girlfriend din ng dalawa, nasabay, gano'n, kung nung araw, parang alam mo, hindi naman abnormal ang buhay ko. Kaya lang, ikaw mo naging aktivista ako. Sa aktivismo kasi, bawal ang babaismo. Gano'n po ba? Oo, kaya nung... babaismo po, ah? Oo, kasi nakakonsentrate ka sa tinatawag na National Democratic Revolution. Opo. The only way to establish a just and human society. Kasi nawalan ako ng Diyos ng panahon na yun. Akala ko, wala nga ng Diyos Dahil bakit ako milyon-milyon, naghihirap ko, konti lang nagpapasasa sa kayamanan ng bansa. Opo. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, tsaka sa mga manggagawa at magsasaka,
ang democratic revolution lang ang kailangan para maitayo ang isang makatao at makatarungan lipunan. Mm-hmm. So nasama ako sa mga radicals. Opo. At alam mo naman, bawal dun ang babais. Wala ka ng time sa babais mo eh. Mm-hmm. Pero normal naman ang buhay ko. Marami kaibigan, sari-saring mga tao. No? Opo. Eh, kailan po ba unang tumibukang inyong puso at ang ligaw kayo? Nung makita ko yung misis ko, na song leader siya sa St. Martin Church sa Bukawi. Mm-hmm. At nasa St. Paul siya. Mm-hmm. Yun, na medyo nabighani ako dahil nagpapaawit siya. Apo. At siya ang leader doon. Pero nung panahon na yon, nung kami ikasal, ako'y aktivista na, hindi mm-hmm. na niniwala sa Diyos. Apo. Siya naman parang sarado sa kanyang kinagisla, no? Mm-hmm. Ang biyanang ko ay espiritista, treasurer. Apo. Kaya ang aming buhay parang United Nations, mala impyerno eh, no? Po. Hanggang pumasok ngayon si Jesus, na-aresto ako ni Jesus. Apo. Intellectually communist ako dati. Apo. Pero, yun nga, napaka-bait ng Diyos eh. Bago naging huli ang lahat, nakakilala ako sa kanya, mm-hmm. lalo kong minahal ang bansa. Apo. Yung pong misis nyo, ano po ang naiambag niya sa inyo, sa inyong pagkatao sa kabuuan, para, ika nga eh, maging going straight na kayo? Hindi po ganun, ha? Ganun po. Nung una kasi, plano pala niya akong hiwalayan dahil madalas natutulog ako sa mga strike areas eh. Madalas po. Ako sa mga rallies ng mga magsasaka, mga isda. Mm-hmm. Yung mga namatay sa ospital dahil na kahit nasaksak na, hindi ginamot, ano, dalawa. Apo. Nirali ko yung ospital. So ayaw nung asawa ko nung una noon. Apo. Pero nung maintindihan niya yung pagmamahal sa bayan, mm-hmm. Natural sa dugo ko eh, no? Apo. Naintindihan niya ako. Minahal niya ako regardless. Kaya ang laki ng tulong sa akin ni Sister Dory hanggang sa kami ay ma-born again at naglilingkod kami sa Diyos at sa bayan for many, many years. Mm-hmm. Tinayo namin yung GL Colleges Foundation, non-profit, non-stock, para makatulong sa mga may hirap na mga estudyante. Apo. Merong branches sa 30 branches na ngayon. Apo, sa iba't ibang panig po ng bansa. Yes. Well, ilan po bang inyong anak, Brother Ed? Apat. Uh-huh. At yung dalawa, yung panganay ko, naging player ng PBL yun for 9 Apo. Years. Apo. Pagkatapos, tinulak ng mga kabataan, mm-hmm. maging konsihal, mm-hmm. naging top-notcher, mayor ng Bukawi ngayon. Mm-hmm. Si Joel naman, pagka-graduate sa UST ng Economics, saka mm-hmm. sa Harvard, Apo. Kinuha naman ng SIBAC party list, Apo. At ika-last term niya ngayon bilang mm-hmm. congressman. Yung naman dalawang anak kong babae, gumraduate sa UP. Hindi ko alam kung laude pala, graduation na lang. Siya mm-hmm. nagmamanage ng Soway Broadcasting. Apo. At yung huli ay education graduate naman mm-hmm. at nasa Canada ngayon dahil napangasawa niya, Filipino-Canadian. Sa dalawang lalaki niyo, sino ang mas pilyo? Yung pilyo, parehong masayahin eh. Apo. Kaya lang si Joel talaga, si Congressman Joel mm-hmm. magaling pag gustong manginis, uh-huh. mabilis makapanginis, ano?